Epson L120. Gawin natin. Lagi itong nag-paper jump. Okay, nag-blinking yung kanyang dalawang lights. Two lights blinking. Paper jump siya. Bali, parang umiipit yung kanyang feeder doon sa ilalim. Tapos yung papel hindi lumalabas. Paper jump na siya agad. Yan, so tingnan natin sa ilalim kung anong problema, bakit siya nag-paper jump. Tanggalin natin yung kanyang mga screw. Epson L120, madali lang siya tanggalin, guys. So kung nangailangan kayo ng resetter, guys, meron tayong resetter na ink chip. No, napakadali lang yung ink chip natin. Pero kailangan natin magbayad. So ilalagay ko na rin yung link ng ating ink chip. Ito ay resetter sa lahat ng Epson printer na available sa market ngayon. Kailangan lang siya ng bayad. So kailangan natin yung mga resetter, guys, na napakadali lang ng ink chip kaysa maghanap ka pa ng ibang resetter. Madali lang ink chip na i-operate. Kaso nga lang, hindi siya free. Kailangan mong magbayad, pumili ka ng product. Pero magagamit mo na siya ng lifetime sa isang mong printer. Isang product key sa isang printer. So yan, guys. Dito sa likod, tatanggalin lang natin yung mga lock. Kapag ganito ang printer is nag-paper jump, lalong-lalo na Epson L120, kahit sa anong Epson, basta nag-paper jump, ang kadalasang problema niyan ay yung kanyang feeder. Kapag naipit yung papel doon, usually ang matatanggal kapag binunot mo yung papel na hindi mo pabaliktad, pinatras mo yung papel, yung kanyang spring yung matatanggal, kaya hindi na kumakain. Pag okay naman yung spring tapos yung printer mo matagal na hindi ginagamit, medyo kinakalawang na yung kanyang roller sa likod, yung feeder roller niya. Ito, titingnan natin itong feeder roller niya sa likod. Ito yung usually na sisira kapag kumakain na ang inyong printer ng maraming papel, yung multiple pages na yung kanyang kinakain. Bale, parang nagugutom na siya kumakain ng maraming papel. Ito yung sa likod, siya tatanggalin. Isa din ito sa dahilan kung bakit lagi nag-paper jam ang inyong mga printer. Madali lang tanggalin sa likod. Tanggalin yung spring at saka tanggalin na rin yung kanyang feeder. Ito na, napakaliit lang. Pero ang rotation kasi nito is one side lang.
kung forward yung kanyang rotation, dapat hindi siya nagpa-backward. Kapag nag-backward and forward na yung feeder na ito, ibig sabihin niya na kumakain na siya ng maraming papel kasi naputol na yung kanyang spring. Ito, nasira na yung kanyang feeder. Kailangan nating i-repair. Ito na yung guys, no, naputol na yung kanyang spring. Yan. Kailangan nating i-repair kaysa bumili tayo ng bagong feeder. Madali lang naman siyang i-repair. Ito, so gamitan lang natin ng long nose na plier at saka ilagay natin sa dulo yung kanyang spring. Itulak natin sa dulo para makagawa tayo ng another na maliit na guide. Pag umabot na sa dulo, gamitin natin yung ating kahit na anong matutulis na bagay para makagawa tayo ng konti niyang guide para mapalitan natin yung naputol, makagawa tayo ng bago. Ito na siya, nakagawa na tayo ng bago guys. Tapos ibalik na natin kung saan nakalagay yung kanyang spring. Kung saan siya nakaposition dati. Balik lang natin sa ating kinuhaan. Thank you.
ito, tanggalin natin yung kanyang mga screw para ma-check din natin yung kanyang spring doon sa kanyang feeder pa rin. Yung sa upper feeder niya. Kailangan nating tanggalin to para mas madali natin din matanggal yung kanyang paper feeder. Sa bandang ito, kailangan lang natin na may ayos yung plaster ng kanyang gear at saka spring. Kailangan nakadikit yung gear sa kanyang position at saka spring. And ibalik na natin sa kanyang position. Balik natin lahat ng ating mga tinanggal para ma-check natin kung gumagana na ba yung ating printer. Subukan natin mag-test print. I-turn on natin. Okay na siya. Wala na siyang paper jam. Thank you.
Okay na guys, lumabas na yung papel. So ibalik na natin yung mga cover. Yan, so okay na yung ating printer. Tapos print tayo ulit. So yan guys, solve na yung problema natin. So kung paper jam na parang hindi makalabas yung papel, solve na.